Balikot tayo sa mga balita, ilang kabahayan at sasakyang pandagat nasira dyan sa Sultan Kudarat dahil po sa epekto ng bagyong Paeng. Report mula kay RG Buenaflor. 15 sasakyang pandagat ang nasira habang isang bahay naman ang natangay ng malakas na alon dahil sa bagyong Paeng sa Barangay Pag-asa, Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang mga bangka na pagmamay-ari ng mga lokal na mangingisda ay nakaparada lamang sa may dalampasigan nang umatake ang bagyo. So nagsimula itong hangin na ito ng alas 6 ng hapon. Expected kami mga 8 o'clock siguro, lumakas ng ulan. Pati hangin, hindi namin alam kung mag-alon ba. So lahat ng mga bangka dito, kumpiyansa lang, akala nila walang alon, ulan at saka hangin. Ngayon, pagdating ng mga alas 6 ng gabi, samantala, isang bahay na nasa tabi ng dagat ang tinangay ng malakas na alon habang isang puno rin ang tinumba ng bagyo. Ayon sa mga awtoridad, ay biglaan at may dalang malakas na hangin. Ayon kay Maritime Police Corporal Jimar Piracho, na-deploy na ang kanilang mga tropa para sa clearing operation sa mga lugar ng bayan na malubhang nasalanta. Magandang umaga po, sir. Po yung PNP Maritime Group po, nakaantabay dito po sa Kalamansig. MPP, ang po ng mga kasama namin, kami po ay nag-abang at ganda yung mga report dito. Tulong-tulong din ang mga opisyalis ng barangay poblasyon para sa clearing operation ng mga malalaking trusong tinangay ng tubig sa dalampasigan upang hindi makapinsala sa mga residente na nasa tabing dagat. Mula sa Kalamansig, Sultan Kudarat, para sa Mata ng Agila, RG Buenaflor, matatag, matapang, matapat.